yun. So, isang magandang araw po sa inyong lahat, no, mga kaibigan, mga ka-happy, mga kahampaslupang pinagpala. Kuya Berto muna yung nagbabalik. Yung isang happy, hampaslupang pinagpala na ngayon ay medyo mayroon tayong kalbo, no, kalbo look. Right, so, ngayon ay Thursday. Dapat patutulog kami ng maaga ni Mrs. Kasi medyo may ginagawa pa siya doon. Nagpa-browse ako ng saglit sa aking ano, sa aking Facebook profile. Naghahanap ako dapat ng movie na pwede nang panoorin bago matulog. Kasi makaisang movie man lang kami makapag-bonding. Pero eto, napunta ako dito sa ano, sa isang topic. So eto mainit usapin ngayon. Ito yung kay Tony. Alright, so ito, flash ko muna dito. Ayan yung kay ano, yung kay Don Chang. Si Don Chang at saka si Tony Gonzaga. Medyo mainit-init ito ngayon na, ano, na topic. At saka, gusto ko maging kabahagi ng chika-chika dito na. Delivered ko lang yung camera ko. Ano. Ako ba nalagay? Ayan sa gitna para ano ako. Ayan, ako yung pinag- ako yung pinag-aagawa. Alright, so lilipag kayo mamaya. Ayan, so ito nga, mainig ka itong usapin ito. Sino bang panalo sa dalawa ngayon? Kung halimbawa, ito nagbabangbangan sila online. So pagbabasa natin yung panalo ngayon, kung yung mga taong sumuporta sa kanila. Okay. Hindi ko kilala si ano talaga. Si Tony Gonzaga, of course, kilala natin. Ito si Don Chang, hindi ko siya, ngayon ko lang siya nakiala kung kailan nagkaroon itong topic, itong issue nga kay Tony Gonzaga. So napa-research tuloy ako kung sino ba si Don Chang. And honestly, hindi ko siya ano, ako wala pa akong sinusuportang kandidato ngayon, pero meron ako napipisil, at sad to say, yung napipisil kong kandidato wala doon sa mga nakikita niyo sa TV, wala kay hindi si BBM, hindi si Lenny, wala si hindi rin si Isko, hindi rin sila De Guzman, so hindi siya sikat. Okay, hindi siya kilala sa TV. Anyway, siya pa yung isa sa medyo nakikita ko na susuportahan ko. Pero of course, as time goes by, makikita naman natin kung sino pa ang pwede natin suportahan talaga. Anyway, balik tayo. So sabi ko nga, hindi ko to kilala si Don Chang. Na ano ko lang to kasi nga, ano siya ngayon sa social media. Ito, napa-research tuloy ako. Ayan, napa-research tuloy ako kay Don Chang. Ayan, ito yung kanyang Twitter account. Alright, so ito naman yung kanyang Facebook account. Ganda niya, no? Ganda niya. Ayan. So ito yung naging ano, ito yung naging isa sa mga usapin ngayon. Ito yung pahayag ni Don Chang. Tama pa pagkakasabi ko, Don Chang. Alright. So ito yung ano ko, ito pala yung pinagmulan ng mga kwento, ng mga usap-usapan. Ito yung naging pahayag ni Don Chang doon sa ginawa ni PBB housemate niya daw, na host na si Tony Gonzaga. Ito yung naging reaction niya na nag-viral ngayon. Ayan. So talagang naging usapin to, kaya nga duman sa aking wall eh. Medyo hindi ako mahilig sa mga ano, sa mga chika-chika. Pero si Tony, isa sa mga nakikita kong kumbaga isa sa mga nasubaybayan ko na respetado, magaling mag-host, magaling umarte, at magaling din kumanta. So, isa din sa mga vlogs niya ang sa mga vlogs niya rin, talagang nakikita ko rin yung kanyang pagka ayos kumilos. So, kaya napaisip ako, sino ba ito si Don Chang? Ito yung pinagmulan ng ano, ng kanyang pagiging viral. Ito, sabi ni Don Chang, "It's my greatest honor to verbalize what other people..." Sige. Kikista muna si ano ko, si Bunso. Matutulog na lang. Love you. Night. Ayan. "It's my honor to verbalize what other people cannot say. I am deeply insulted and disappointed by the actions..." Ito, basahin natin dito. Mas maganda basahin. "Actions..." Ito. "Of my fellow kapamilya actress, Miss Tony Gonzaga." Paano nyo po nasikmurang, ito tanong niya, paano nyo po nasikmurang suportahan at tulungan ng mga taong may malupit na nakaraan sa kasaysayan ng bansa at sa pagkawala ng trabaho ng kasama natin sa industriya? Pagsarado ng ano.
Siguro yung, ang tinutukoy niya dito yung pagsarado ng ano ng ABS-CBN. Paano niyo hindi ko maano yung ano yung siguro ano mga taong sinasabi niya dito siguro kasi may mga ano may mga senatorial ano running for Senate na position na kasama doon sa team ng BBM Sara. Siguro isa 'yon sa mga sinasabi niya. Pero speaking about no kay BBM, ano ba naging ano niya doon? Influensya doon sa pagsasara ng ABC. Parang wala naman, 'di ba? Anyway, tuloy tayo. As a former PBB housemate, alam ko ang magtatampo niyan si Kuya. Magtatampo si Kuya dahil nag-host si Tony Gonzaga sa Uniteam. Anyway, tuloy tayo. I cannot remain quiet. Alam ng lahat ng artista na mas safe ang manahimik na lamang. Ito dito ako medyo ano, dito ako medyo hindi pabor din. Alam ng lahat ng artista na mas safe ang manahimik lamang. Pero tuloy muna natin. Pero hindi ko po kaya, hindi pwede. It is my privilege to lend my small voice in this battle for the soul of my of our country. Kaya sa aking mga kapwa-Pilipino kay Besay Lenny, no. Lenny Robredo po ang suporta ko. All right? So ito yung kanyang political ano point. Sinusuportahan niya si Vice President Lenny. Hindi po ako binayaran dito. Good thing. If this is my biggest fight, if this is my biggest fight, then I will forever cherish standing up to what I believe in. Hindi po pera-pera. Ito po ay laban ng prinsipyo. I want for all of us to say hello to a better Philippines. Today and always, I pray for everyone's guidance. May He send us His true guardian angels. Na sabi nga ni Atty. Dito sa ano, si Atty. Libayan, kung sa Diyos yan, true guardian angels yan, alam nga naman mapadala ang Diyos ng fake. Kung fake yon, sa demonyo yon. Sabi ni Atty. Libayan dito, nakita ko yung kanyang, isa rin sa nag-ano yun, si Atty. Libayan, kasi laging sinusubaybayan, isa itong naging topic niya. I will forever fight the good fight with all of my true kapamilyas and the Filipino people. Angat buhay lahat, ABL. Ito ngayon, angat buhay lahat. Right. So, hindi ako mag-react dito sa topic niya, sa ano niya. Gusto ko lang sabay-bayan kung ano naging pulso ng netizens dito sa sinabi niya. Of course, ito kasi Twitter niya to. I-expect natin talaga na yung mga followers niya ang mas marami dito. So, i-expect natin talaga na agree sa kanya yung karamihan dito. Pero basa nga tayo to. Ito kay ano? Kay INDC. INDC. I don't know why you have to call out Tony G. Yes, Kapamilya Network is here. Yes, Kapamilya Network is her home network. But that doesn't mean na wala ng freedom to choose ang tao. Let's separate politics to personal issue. Stop those cancellation because they are against of what you wanted to see. Ayan, ito si INDC. Mukhang ano siya. Tingin ko hindi siya agree dito sa sinasabi ni Don Chang. Mukhang pabor siya doon sa freedom ng pag-choose ng tao ni, 'di ba? Yung pagpili ni Tony doon kay maging kabahagi ng BBM doon sa kanilang pagla-launch ng kanilang political ano doon sa Bulacan. Ito pa tapos, Samly Forever. Hirap pa sahin ng mga ano pag nasa Twitter. Kaya yung Twitter pa hindi masyadong active. Sabi niya, if that's your biggest fight, then you will cherish what you believe in. Basta prinsipyo labanan. What if others believe what you don't believe in? And yun ang prinsipyo nila. Di pwedeng respetuhin na lang natin. Iba-iba naman talaga ng pinag-aba. Medyo nakakagulat din, no? Meron dito so far. At dalawa na yung hindi parang umaagree dito sa ano. I mean, parang hindi pabor doon sa sinabi ni Don Chang. Parang kung babasahin natin sa punto, nakakapunto na dito si Tony G. Knowing na ito ay Twitter ni Don Chang. Ayan, no? Twitter to ni Don Chang. Ay, tama.
Ito naman si Salome 2195, Miss Dawn, very good po. Kasi po si Tony caught in between kasi siya sa papa niya. Natalo kasi siya last time nung tumakbo sa kanila. Maybe akala niya magiging hope niya si BBM kahit sa interview. Kahit sa interview makikita mo home she favors naman like boy, like Mr. Boy of Bunda. Eh, bang-usapan naman siguro to. Yung politics dahil natalo yung sila Tony sa kanilang lugar. Okay, so far parang ito is pabulo kay Don. Ito, si Yum Yum ba? Si Yum Yum. Sabi ni Yum Yum, mukhang pera. Hello? Mukhang pera. Pamilya nila. Ba't ang mukhang pera yung mga gunsaka? Pag siguro pag naglalagay tayo ng mga ganito, limbawa, mukhang pera, pamilya nila, bakit natin nasabi mukhang pera sila? Is it really yung kasabihan na mukhang pera, yung sakim sa pera? Yung ba yun, yung sinasabi mukhang pera? Or yung ba yung, ano ba sinasample niya dito, mga gusto niya sabihin dito? Sana pag sinabi natin mukhang pera, sana lagyan din natin ng paliwanag kung bakit natin nasabi yung mukhang pera. Hindi lang para may masabi na siguro tayo. Ito, ipaborto kay Don. Ito naman. Ito, si Always JC. Mas okay na silent ka na. Yung susuportahan mong tao ay yung taong nagpasara. Susuportahan mo ay yung taong nagpasara ng kumpanyang pinaglilingkuran mo. Kaysa isampal mo sa mukha ng mga bosses mo na nagbigay sa'yo ng income at nangharin sa'yo ng kasikatan na ang suporta mo ay dun sa taong sumira sa'yo. Well, si Tony din naman kasi, no, nagtrabaho din siya. Magaling din naman siya nagtrabaho kasi siguro kung ano man ang nabot ni Tony ngayon, isa yun dahil sa pinagsikapan niya. Siguro kahit sandalan si Tony sa kanyang gilas, is talagang magsashine pa rin siya. Ito, sabi ni Mafre, haha, pinaghirapan ni Tony G yung kasikatan niya. Nagsipag siya, kaya siya napansin. Isip ka ba? Kasi ito halat ng nata kay Tony ito eh. Alright? Ito, lahat tayo may kanyang-kanyang paniniwala. Bakit ikaw nakikialam kung sinong gusto ng iba? Pinakialaman ba ni Miss Tony kung sino ang gusto mong suportahan? Respeto, diba? Ito si Smile For Me. Ito, binagsak kanya si Don. Aba, nakakaano, no? Kasi ito, hindi ko kasi alam yung kalakaran ng Twitter eh. So, but I believe, kasi ang paniniwala ko kasi pag Twitter mo, usually yung mga judge-an yan, mga followers mo. Para ba siya ng Facebook? May Twitter ako pero hindi ko masyadong ginagamit. Ayan. So, ayan. Medyo nagulat lang ako. I'm expecting na halos karamihan na magiging ano dito is ano, paboro kay Don Chang. Pero medyo nabigla ako kasi ano. Kasi mas ano nahahati, madami yung ano. Right, sige. Ngayon para ano na lang kasi. Puntahan natin ngayon, ito yung Facebook niya eh. Ayun. Ito yung kanyang post na doon. Siguro isa sa magandang ano din to. Ito magaginawa ni Don Chia kung gusto mong medyo tumaas lalo yung engagement ng Facebook mo or ng social media account mo. Kasi si by far no. So far, nakita ko, itong post niya na to ang may pinakamaraming reactions. Ito, umabot ng 302 reactions. Ang ibang mga post niya kasi, nababa to, 7,000. Ito nga na, medyo pa ano yung kanyang itsura dito, 13,000. Ito, meron niya 141 likes lang. Yung mga post niya, titignan natin. Ito. Ito, meron dito na lalagay, 335, 2,700. O, diba? So far, ang pinakamadaming share, pinakamadaming reaction, pinakamadaming comments ay itong post niya patungkol kay Tony G at yung kanyang panic. Ano ka idea tayo ah? Makikismis tayo. Ako personally, parang kung makikisaw-saw tayo sa mga topic, isa, mukhang magandang ano to sa ating social media accounts ah.
Subukan niya natin yan, yung mga magkakatip tayo dyan, makisaw-saw tayo para... Pero sana kung makisaw-saw tayo, makisaw-saw tayo ng maayos-ayos. Makisaw-saw tayo ng tama-tama. Ito, itong ginawa ko, pinuntahan ko yung mga mainstream media natin. Halimbawa, itong Philippine Star, pinuntahan ko rin yung Manila Bulletin, pinuntahan ko yung Interaction by Philippine Star pa rin to. Ayan. Pinuntahan ko rin yung Inquirer, at saka pinuntahan ko rin yung News 5. Ayan, kasi mga mainstream media, usually talaga, dyan magkahalo-halo, nagkakasama yung mga nanonood. Okay, puntahan muna natin yung Philippine Star. Ito, itong topic na to is about dun sa ano, pare-parehong topic to. Ito yung naging reaction ni Don Chang. Tingnan natin ha, yung mga sinasabi ng tao. Okay, ito pa rin yung sinabi dito niya. Ngayon, ito yung nakita kong mga reaction dito. Kaysa kanyang page, ang daming haha reaction. Ano ang ibig sabihin nito pag ha-reaction? Pinagtatawanan siya? Pinagtatawanan yung kanyang topic? Pinagtatawanan yung kanyang opinion? Might be. No, might be. Mati mo, 136,000, napakarami. Meron naman, 124,000. Of course, we expect din talaga na ako personal, I'm expecting na medyo mataas yung magiging pabor doon sa kanyang sinabi kasi nga, social media account niya to. Followers niya, more or less, ang lahat ng naririto. Pero, ha-ha-ha yung naging ano dito. Ang naging nangungunang reaction dun sa kanyang post. What does it mean? Ibig sabihin ba nito hindi pinagtatawanan yung kanyang opinion? Ganon? Kasi kung titan yung ibang post dito, tignan natin ha. Ito tayo sa ibang post niya. Halimbawa, ito. O, diba? Itong post niya na to, medyo ano lang to, pabebe. Ayan. Likes, tsaka hearts. Alright, ito mayroong konting haha, 500 plus yata to. Eh, siguro ito, ngayon na lang itong naglabas ng mga haha na to. Alright, oh, likes. Ito. Oh, pag nagpo-post siya ng ano, ito 20,000 na lang ito, profile picture ito eh. Hearts, tsaka like. Pero itong kanyang topic about kay Tony Gonzaga is, majority is nakahaha. Ayan yan, oh. Kasi ako, halimbawa, pag gagamit lang ako nito kung talaga yung isang ano para sa akin is nakakatawa. Yung isang topic, isang post is nakakatawa. Kung halimbawa, seryoso yun, nagtatopic nung na-post na yun, kapag mag-haha ako niyan, sama mo, parang hindi ako nag-agree doon sa kanyang sinasabi na yun. Doon sa kanyang pinapakita. Kung hindi man yung comedy na aking, ang statement na yan, hindi yan nakakatawa, tapos nag-haha ako, ako parang personally, ang ano ko doon, nakakatawa ka sa sinabi mo. Kahit na seryoso ka, nakakatawa sa sinabi mo, hindi ako ganun ka-agree doon sa sinabi mo doon sa post mo. I don't know kung ito mga nag-ahays ganun din. Account niya to ha, ito, page niya to. Puntahan natin yung mga news, ano, mainstream media. Ito, Philippine Star, Philstar News. O ito, ganun din. Tingnan natin yung what? Ang layo! Ang nag-aha dito is 7,700 compare sa nag-like na 3,000 lang or nag-heart na 1.4 lang. Tapos tingnan natin yung komento ng iba. Ito kay Hinario Ruiz. Ito. Sorry po talaga. Ano po siya sa loob ng bahay ni Kuya? Sino po nakapanood sa kanya? Konting context naman po. Salamat. Well, mukhang... Anyway. Ito kay Graydon Manuel. It's called freedom of choice. It's her right to support those she wishes to support. I don't necessarily agree with Tony's political opinions, but I respect her right to choose. There's much more to life than just so-called loyalty to a network. Okay? Ito, mukhang pabor to sa sinabi ni... Ito. Chang missed the point. Gonzaga's freedom of choice. She choose... Alright, so ito talaga, ano? Marami dito yung ano, yung pabor kay ito pa oh, kay Roms Depon. It's called freedom of choice, Depon. Yan ang hipokritang housemate dati. Nang bago pa lang siya sa loob ng bahay ni Kuya, may dumidikit sa kanyang lalaki parang nagpapakita ng interes baga. Pero hindi niya siguro type kaya sinabi niya may jowa siya sa labas kaya ba ito need na dumistansya ng lalaki. Ano to? Here comes Zeus Collins. Pumasok after
after days, then ayun, nung si Zeus nang dumigit, biglang okay na sa kanya. Hindi naman natin ano. Sana dun tayo sa ano, pagdating sa ano, sa political points. Ito, yung pag about sa politics, kasi pinag-uusapan natin dito. Yung kanyang pagiging ano, sa housemates, siguro ibang ano din, ibang usapin din yun. Ito pa, Donald Ugayan, does she doesn't have the constitutional right to choose what she want to support? You're the dictator instead, dictating what you want. Who are you to criticize her? Ayan, so ayan, dito mukhang nakita natin, Nene Kapaiha, magbakrig ka muna. Siguro din baka magbago mindset mo. Everybody has the right to choose. You're the epitome of bravery, Tony. You're the epitome of bravery, Tony. We salute you for immensely supporting our president. Ayan. So dito sa ano, Philstar News, bigay natin kay Bongbong yung ano, ay kay Bongbong, kay Tony yung panalo nito. Tony Gonzaga Soriano donated her year-long talent fee to ABS-CBN Space Workers. Talagang we have our personal chest. Ano. Eto, supportado naman niya si Don. Thanks for standing up and for expressing your opinion. Salute. Even though we are in democratic nation, we should also consider. Alright, so, it was Dalu who denied the ABS-CBN. Ayan, si Marcoleta, kasi nasa slate ito ni Bongbong Marcos sa kanil Sara. Ayan, ito siguro yung isa sa mga pinagpuputok ng ano ng mga butsi ng mga ABS-CBN ano, supporters. Ayan, yan, o nga. Kasi running for senator yata to si Marcoleta eh. Ayan, everyone's the right. This lady seems to be too judgmental. Where you been born during those times? Ayan, ito. Ayan, akala ko ito pro ABS-CBN. Medyo pa ipagka-sarcastic lang pala yung kanyang datingan. I love you, Miss Tony Gonzaga Soriano. God bless, baby, BBM, Zara. I'm not a fan of Tony Gonzaga, but bashing her meaning you belong to those people who disrespect the opinion and choices. Ayan, huwag niyo patulan yan. Malakas lang, makalabas lang. Huwag niyo patulan yan. Makalabas lang niya galing mental, ma'am. Mamatay siya sa inggit kay Miss Tony Gonzaga. It's fine. She has a better career than you. Alright, so ito para dito sa Philstar News. Ang point natin ito ay para kay Tony Gonzaga. Punta natin itong Manila Bulletin. Ayan, hahaha pa rin. My goodness. 2.2. Ayan. Okay. So, ang like lang, ang daming ang angry, oh. 465 yung like, 178 yung heart. So, ibig sabihin pa rin, pagdating sa reaction, I assume na ito ay paboro kay Tony Gonzaga pa rin para sa ating limang pinili ko, 1, 2, 3, 4, 5, mga mainstream media. Hindi ko makita yung sa GMA. Hi, Nakuchang. Ito, sabi ni Sir Michael Von Dianasas, hi, Nakuchang. Hi, Nakuchang. Haha, parang si Chang Ami. Hi, Nakuchang. Haha. Kilala ko si Tony G. Ito, kay Arnold Wong. Kilala ko si Tony G. She has strings of blockbuster movies, hit songs, and who is this Don Chang? Respect one choice of candidate. It's her right. Okay. So, ito ay kay Tony. We should respect Tony G as we respected mga rin. Kay Tony G. Tony was out of league. And who are you? Alright. Ipokrita. Nagmamarunong. Wala ka sa kalinghiyan ni Tony. My goodness. Ayan, so, parang sampas ang nakatotohanan dapat lang si Bisalita i-camping. Alright, eto. Okay, pang sampo. Di ka pa naman sikat, pero tinatapos mo na career mo. I bet Miss Young doesn't really know what she's saying. Ayan, zero dito sa ano, naka-11 na ako, so huwag natin ituloy. It's a conclusion na. Para sa Manila Bulletin, Tony pa rin yan. Puntahan natin tong Philstar Global Interaction. Ito, sa Interaction tayo. Ayan, deeply insulted pa rin. Siya pa rin yung topic dito sa ating kinuha. Ayan, ha-ha pa rin. Ha-ha, 2.5 versus 998 at 301 na like and love. Ems Ancheta, why feeling insulted by somebody's opinion? That's a very judgmental. Okay, pabor kay Tony.
I think she has the right to voice out her sentiments because she was an exile machine. I think she has the right. Mukhang ito paborto kaya no. Kay Chang. Tama ba? Chang. Yeah. Kay Don Chang. Ben Bermudez, Don Chang, Tony is mature enough to make decisions independently without intimidation by anyone. Pa. Ito paborto kay Tony. We don't care who you wanna vote. Give each Andrea Hermosa. Okay, pwesto kay Tony. Tony's choice is a reflection of her values. Christian or otherwise, yes, she is entitled to her choices, but she is also accountable for her actions. Her insensitivity to people who were victimized by Marcos family, to her kapamilya Su, so ito kay Chang to, medyo hati. I mean, not like Tony's position in politics, but I still respect her. Okay, Tony to. Only immature doesn't get that. Okay, so it's Tony. Arrogance is being full of yourself, feeling you are always right and believing your accomplishment abilities. Okay, so this for Tony. Sabadiha, oy, kachay this ba nimo? Each person has different mind and choice, so learn to respect each other. Tony, we love you more, Tony G. Tony. The 3% are insulted while the rest of the native are proud of Tony. Tony Gonzaga, just mind your business again. For Tony, mula kay Hart de Guzman. Tony is entitled to her own decision on her future and what she wants in life. If you have, okay, Deo Badike, Tony. True, but it's BBM fault. Come on, Unity, Mr. Ferdinand Bobo Marcos, with your... Okay, so ito mukhang ano to. Ito, ang tinira niya naman si, ano, si BBM. So, wala tayo. Tony G has the right to choose. We can't blame her if as siya gusto. Alright, Tony. Feel the insult, it will help strengthen you. Being Salazar, mukhang Tony pa rin. Alvin Cruz, give Tony a break. Tony pa rin. Okay, so, para dito na sa pangatlo natin sa interaction. Belongs to Tony. Alright. Ito, punta tayo dito sa Inquirer.net. Sus, dami mo alam. 18K, 21K ang naghaha. Katawa-tawa ba yung pag dating tirahin siya bilang tao, no? Tirahin niya yung titirahin natin sa kanya o sino man yung nagiging opinion nila, yung kanilang mga point of view, yung kanilang mga ito, yung kanilang mga sinasabi to. Doon tayo dapat, doon tayo sa issue. Natutunan ko yung kay attorney, which is very ano, kasi nasanay tayo pag hindi tayo pabordo sa tao na ating sa sinabi ng isang tao, yung tao yung inaano natin. Halimbawa, ang dami naman nagsabi ng duling kay ano. Ano kaya laman dun sa ano? Is it smart way of sa ganito sa talastasan? Napaka, ang daming ad hominem din ang ginagawa ng mga tropa natin dyan. Sus, dami mo alam. From RJ Lampa, so ito mukhang salungat nga siya kay Chang. Leadership is about character. It involves integrity, honesty, and... Ito, mukhang Robredo has it all. Ito, Robredo siya, so di natin yan bilang. Gina, ayan, sa kanya pa rin pala yun. We are with you, Miss Dawn. Huwag ka na makisali, usapan ng mga sikat yan. Conrado Gisanal, huwag ka na makisali, usapan ng mga sikat yan. Ito, medyo nakakatawang ano to eh. Tayo, mandami nag-react to, 0.8. I salute Tony Gonzaga, Tony, Miss Tony, job well done. Okay, Eric Saga, it's not a matter of chance, it's a matter of choice. Tony, pa rin tayo. Yung napasok ka lang sa PBB, feeling ka level mo na si Tony Gonzaga. Mukhang Tony din to. You may get disappointed or dismayed, but I don't think that's insulting to you. Come on, we all have our rights. Tony pa rin to. The right of choice. Eto, Tony din to. Sherry, let her be. It's her choice, Tony pa rin. Len Cruz, respect because respect whoever you choose, Tony pa rin. Respect because respect, she's Janet Uyko. Tony pa rin to. Who are you to criticize her? Reg Doria, Tony pa rin. Who are you to criticize? Who are you? A person who wants to be the talk of the town. Marge Cases, Tony pa rin. Farish Abdurajak, this starlet is out of her mind. She is talking nonsense, Tony pa rin. So, ayoko na ituloy.
Inquirer.net. Points. Tony. Tony to. Last. Ito ay News 5. Tingnan natin yung reaction. 32k reactions, 27k. Oh my goodness, ang layo ng agwat sa heart at saka sa likes. Alright, so reaction is Tony pa rin. BBM Sara Protect. Opportunista, saw-saw issue, Tony, Tony. Starlet gusto sumikat, Tony. Bakit parang kamukha niya si Kim Chu? Ay, wala ta, wala. Hindi natin bilang yan. Yung nakapasok ka lang sa PBB, si Gregory. Parang na, may nabasa ko, nabasa ko nito dito ba? Kapasok. Saan ko ba yung nabasa? Ayan, so ito parang Tony din to. Ingit ka lang kasi nagawa niya yung kung ano ang nasa puso niya yung iba kasi dyan takot na mawala ng karir. Tony pa rin. Sunod, ingit ka lang. I am also insulted by your kapamilya vision not paying the... Eto, ABS-CBN naman pinag-usapan dito. Huwag natin sama muna yan. Melissa, respeto dapat ang binibigyan mo sa tao kasi ito, Tony pa rin. You have your choice, Antonio, just your own. Give a little respect. Jerry, small, Antonio. Look, be educated. The non-renewal of the is an act of Congress. Okay, sige. Huwag natin sama muna yun. You say you stand up for what you believe in. That's what Tony did. Tony pa rin, Tony pa rin. Ayoko nang tapusin. Tagal na. 31 minutes na tayo. Sa karit lamang, Tony G. So, Tony dito sa limang nabasa ko. Kahit nga dito sa kanyang Facebook. Eto, sa kanyang Facebook, meron din mga sumingit eh. Pero, ang dami naman talaga dito. Sa kanyang Facebook, Don Chang, it's her territory talaga. So, it's sa kanya yan. Pero dito sa mga, ano, sa mga mainstream media, so, it's Tony. Okay, sa usaping Tony at saka, ano, Don Chang, sa limang stream medias na yon natin pinuntahan. Alright. Lahat yon kay Tony. Alright, ikaw, kung halimbawa, pag nag-comment kayo dito ng ano nyo, pag nag-comment kayo dito ng inyong mga opinion, mga komento about dito sa topic na to, ano tayo, huwag tayo sa tao, ha? Doon tayo sa ano, sa bakit tama si Don Chang sa tingin mo, bakit tama si Tony sa tingin mo sa ginawa niya. Doon tayo, huwag tayo doon sa, huwag nating personalin yung mga itsura ng tao, yung kanyang pamilya, yung kanyang ano. Doon lang tayo sa ano, sa particular na ginawa ng dalawang taong ito. Huwag nating sama yung mga pamilya nila. No? So ito lang, kasi kanya-kanya, may mga utak na naman to, may mga isip naman to. So I believe na mga responsable sila sa mga ginagawa. Doon lang tayo mag-focus kapag tayo ay mga nag-comment. Right? Ayun, so, ayun, mukhang tapos na si Mrs. Nakakatulog na siguro kami. Ayun, nakapag-chismisan tayo saglit for a while. So, thank you so much guys and have a good day. Bye, good night. May lagad pa kami bukas ng madaling araw. Isang movie muna kami. Ooh. Okay, bye. God bless.